Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Ang inyong kadiskarte, syempre, at mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Kumusta po kayong lahat? At muli, paumanhin po, hindi ako nakapag-broadcast kahapon dahil nakugaling pa ho ako sa bundok ng Taralal. Ang layo po ng pinanggalingan ko sa Ali Mall sa Quezon City. But then, okay naman ho mga meetings natin at very soon, ito po ay ginagawa natin dahil sa may mga magaganda po kaming project para po sa ating studio later on at para po sa ating mga taga-subaybay. At ngayon pong araw, March 3, 2023, araw ng Biyernes. Siyempre, pag araw ng Biyernes, looking forward na kinabukasan, ang karamihan sa ating pong mga kadiskarte ay nasa bahay, nagpapahinga at pa-jogging-jogging lang. At siyempre, araw ng pahinga, ang karamihan, di po ba? Pero ang inyong kadiskarte, nandito pa rin ho, marami tayong mga gawain. At syempre, kinasisiya ko naman po ang bawat araw na kayo'y makasama. At pag araw ng Biyernes, alam natin, araw ng Quiapo yan. Kaya kung magawi ho kayo dyan sa Quiapo, please wear your face mask. At mag-observe pa rin ho tayo ng tinatawag na social distancing dahil hindi pa tayo ganap na nakakalaya dyan sa COVID-19. At sabi nga, medyo marami na namang dumadami na naman ang mga biktima ng COVID-19 at ano pa. So para ho tayo hindi magkaroon ng problema, alam nyo naman, mahirap ang buhay ngayon, ay yung pagkain nga po ng ating mga mamamayan tayo ay nahihirapan, tapos magkakasakit pa tayo, another burden po yun, no? Pag may sakit ang membro ng pamilya, masakit ho sa ulo yan kasi alam nyo naman, bawal ang magkasakit ngayon. At syempre, mahal po kasi ang lahat, mahal ang mga gamot, lalo na po yung mga antibiotics. Kahit na tayo pumunta sa TG, hindi tayo mag-a-announce nyo, yung mga tinatawag ho na mga hindi branded na mga gamot, but then pareho naman pala yun ng mga yung mga komposisyon ng gamot na yan. Yung mga branded lang, ang layo ng presyo. Kaya ko po alam yun. Dahil yung aking bana, daming gamot ho niyan. Talagang lahat na yata ng mga mercury, yung mga bilihan ng gamot ay talagang nililibot natin para makatipid tayo. Pinagko-compare natin yung branded at saka yung mga tinatawag na hindi branded, no? May terms sila doon, but I forgot. But then, yun nga po, mag-ingat ho tayo sa ating mga gawain para hindi ho tayo magkakasakit at wag dumami yung ating mga problema at nang hindi tayo natetensyon. Alam niyo po, yung tensyon, yan ang talagang magbibigay ng sakit sa atin pag natensyon tayo. Ako po, madali rin ako matensyon, but then inaalalayan ko po yung aking damdamin. Ayoko sumama loob ko, ayokong magsakit, ayokong maging dramatista. Ay lahat ho nang nakikita kong hindi ho natin maiwasan yun, na sasama ang loob natin sa mga kasama sa trabaho, lahat na, di ho ba? Pero iwasan na ho natin yun sapagkat ang buhay sa mundo ay talagang ganyan, no? Isipin na lang ho natin na ito po sa ating mga edad, sa bagay, kahit ho yung mga bata, maaga hong namamaalam pagka sinasama-sama, di ho ba? Ibig sabihin, hindi masyadong nabigyan ng mahabang panahon. Whereas sa atin po, ay masaya na rin tayo dahil nakaabot tayo sa ganitong edad. But then, we're still hoping na to have a long life kasi
iba naman ho kasi yung buhay ka pa at meron ka pang nagagawa kahit papano. At syempre, nakikita ang kagandahan ng mundo. No? Sabi nga, aanin mo yung mga kayamanan na yan, hindi mo madadala yan sa hukay, eh, di ba? hindi madadala yung mga kayamanan, wag tayong mag-ipon masyado. Siguro ho, yung makaraos tayo sa pangangailangan at mga maliliit na adhikain natin na makuha natin sa pamamagitan natin pagsusumikap at hindi lumalahad ang ating mga kamay sa ating mga kamag-anak. Ika nga po, para hindi sumama ang loob natin, let us guard our health, no? Ganun nga po. At tayo sa tulong ng Panginoon, patnubayan ang ating magandang kalusugan para lahat po ng ating mga balakin at mga dreams. Siyempre, ang tao kahit po nasa kahapunan na siya ng edad, may mga pangarap pa rin siya. At hindi tayo pwedeng tumigil ng mga pangarap natin habang tayo nandito pa sa daigdig. Nandito tayo sa daigdig, wala po tayo sa langit. Siyempre, nakikisalamuha ho tayo sa ating kapwa. At sa ating pakikisalamuha, kailangan natin ang tibay ng ng kalusugan, tibay ng isip, tibay ng emotion and everything, or else talo ho tayo diyan, di po ba? Ganyan talaga. So, ang lahat po ng ating mga nasasagupang mga problema sa araw-araw, maging pampersonal o pambayan, katulad nito, may problema na naman tayo. Ayan ho. Pag-uusapan natin ang tungkol sa oil spill na perwisyo na sa ating pong mga karagatan. At syempre, hindi lang po sa karagatan, kundi sa ating ekonomiya later on, sapagkat nasisira niya ang mga likas na nakita niyo po, ang mga likas na yaman ng ating karagatan. At sabi, kumalat na nga po yung perwisyong oil spill na yan. Kaya nga po, dineclared ng magiting na mayor ng ng town of Pola, Mayor Jennifer Cruz Oriental Mindoro, na nasa state of calamity ang mga naapektuhang lugar, sapagkat 34 na protected marines sa 34 na protected marines na kalagayan na yon ay 18 doon sa town of Nauhan, Pola, Pinamalayan, Gloria at Bonsul ang naapektuhan. Ngayon po, nakikita nyo sa mga larawan ang mga oil spill, kumalat na hanggang papunta na sa shore. At syempre, ang mga isda at mga yamang dagat doon ay napeperwisyo. Hindi na niyan makakain ng mga tao. Yung mga isda ho na kakaiba at saka talaga namang pinagkukunan siyempre ng kabuhayan ng ating mga ayun ho, yung isda na yun, sarap siguro lutuin yun, pero paano natin lulutuin niya kung nakakain na ho yan ng mga, ayan, nalaso na siya kumbaga, di ba? So, yan ho ang talagang napakalaking perwisyo sa ating hindi lamang sa ating mga mamamayan, kundi sa kabuuan, sa ating pong bayan, no? Ayan, yung ating mga mangingisda talaga namang tumutulong para linisin. Nakita nyo ho yung oil spill na yan. Kung matatandaan nyo, mga minamahal natin kasiskarte, nung nakarang araw lang ay pinag-usapan din natin to. Subalit, hindi pa to nakakaperbisyo dahil wala namang oil spill noon pa. Dahil nung lumubog nga po yung barko na yon sa may Romblon area yata, no? Palawan. Medyo chinek yun ng Coast Guard na wala pang oil spill. Pero ngayon ay talaga namang dineklara nga ng Negros, ng mayor ng Oriental Mindoro na si Mayor Jennifer Cruz na state of calamity na yung 18 lugar dyan. Sa yung damage ho ng caused by oil spill on the beach of Barangay Buhay na Tubig in town of Polo, Oriental Mindoro. 11 barangays in Pola affected by the oil spill and more marine protected areas ay talaga namang nasalanta. Ayan, nakita nyo, pagka yung oil spill pala ho, syempre, itim, magiging itim yung parte ng pinagkalahatan ng mga ayun na yan, sapagkat alam nyo naman yung oil, malapot ho yan, at saka kasi pang ano ho yan, pang mga makina, tapos maisasama sa tubig, natural ho.
yung mga yamang tubig natin, yamang dagat, ay mamamatay, mapeperwisyo at maraming isda ang hindi na natin mapakikinabangan. Napaka malas naman ho at doon pa nalubog yung barko na yon. At ang sabi nga po, wala naman daw violation yung barko na yun ba ay over, ano, kumbaga na over ba sila sa pasahero? Hindi naman. Pero ang talaga daw pong sanhi ng pagkalubog ng barko na yon ay talaga yung dulot ng masamang panahon. Napaka daw po ng hangin at saka ng malakas ang ulan at mga ang alon daw po ay talagang terrible. So yun ang ikinalubog ng ano ng barkong nagdala ng oil na yun na ilang 800 more than 800 tons of oil. Ng oil ang dala ng barko na yun. So kuminsan po ang aksidente kahit iniiwasan natin pag medyo inaalat-alat, eh, talaga hong nangyayari. Siyempre, ayaw din naman ho nung may dala no na mangyari yan. Lalo pa ho yung may-ari ng yung produkto na yan na dala-dala. Sinasabi nga po, lugi ka na. Pagka katulad niyan, wala na. Ano pa yung laman ng tanker na yun? Wala na. Nag-oil spill na. At kung siguro may matiraman, wala na yun. Di ba? O tignan nyo ang perwisyong nangyari. Yung ating pong mga yamang dagat, tulad nung parang mga kabibi natin, no? Wala na yan. Nalaso na sila, yung mga isda. Yung, alam nyo po, yung paborito nating pagkain, ano yung talaba, no? Ganda, ang sarap po nun eh. Kaya sigurado, ayan, no? Parang mga talaba rin ho yung mga nagkalat na yan, yung mga kabibi na yan na baka mamaya may mga ano pa yan. May mga pearl pa yan sa loob, no? Sayang naman. Ang dami ho, at siyempre ang ating katubigan ay malalason dahil sa oil spill na yan. Alam nyo naman na ang tubig ay napaka-importante sa buhay ng mamamayan, ng katauhan, ng sangkatauhan. Sabi nga po, mawala na tayo ng pagkain for a few days but not water, no? Kasi po ang tubig ay kailangan ng tao. At pag yan ang nalason, lagot tayo. Saan tayo kukuha niyan? Yung mga pagkain natin, lahat malalason. At syempre, pagka nagkaganyan, perwisyong-perwisyo. Kaya nga po yung oil spill na yan, masyadong perwisyo. Pero sa lalong madaling panahon, dapat magawa na ng paraan. At ginagawa naman ng paraan ng ating local government. At sinabi nga ho, naulit natin ang mayor ng Oriental Mindoro, si Mayor Jennifer Cruz ay madaling nagdeklara ng state of calamities na dahil sa yung mga protected marines na lugar nila, 34, 18 doon ang medyo na ang hindi ho, medyo kundi talaga naapektuhan na. Napakasayang naman ng mga yamang dagat natin na mapunta lamang sa mga ganyan. Nakita nyo ho, parang binuhusan ng alkitran. Alam nyo po yung alkitran, no? Pagka na ay buhos yan sa dagat, parang alkitran yan eh. Oh. Siyempre, laso nang mangyayari sa mga isda. Wala na. Alam nyo po, pag yung mga isda na lason, ano pa ho ang mangyayari sa atin? Baka hindi na sila mangitlog, no? At matagal ang proseso na malinis ang karagatan kapag ka oil spill ang nangyari. Paano ho yan, no? Naalala ko tuloy ho yung news noon sa Turkey, no? Na kung saan talaga yung kanilang mga karagatan parang imbornal ang nangyari. Na lason din yung kanilang mga lugar. At ang kapal ng mga parang mga basura na hindi maintindihan. Kaya yung kanilang mga karagatan doon, yung mga ano nila na parte ng dagat doon, ay nagkaroon din ho ng mga problema at hindi na, sabi nga ho daw ng mga otoridad doon, hindi na magagamot yan dahil pinakita ho sa YouTube yung dagat talaga namang para ho ang nangyari, basura na nagkumapal ang mga parang hindi maintindihan kung basura ba yun, oil spill ba yun, parang alkitran na hindi napakakapal at kahit ang mga mamamayan ay nagsusumikap na ma-save ang kanilang
karagatan, subalit hindi na nga basta-basta ganun ang mangyayari. So sana po wag naman mangyari ito sa atin. Kahit ngayon nga na nagkaroon ng oil spill, sana maagad pa at wag nang kumalat pa sa buong karagatan, dahil ano naman ang mangyayari sa atin. Ngayong hirap na hirap pa naman tayo sa mga pagkain natin na nagtataasa ng mga presyo. At ngayon, siyempre, yung mga isda na yan na nagmumula dyan sa ating mga probinsya na yan na perbisyo ng oil spill, edi lalo tayo hong magmamahal ng mga kaisdaan. Alam nyo naman po, yung isda ngayon parang presyo ng ginto. Eh, no? Minsan, mas mahal pa sa presyo ng mga meat o mga meat products, no? Yung mga baka, baboy, kahit mas mahal pa sa manok. Kasi nga po, yung isda, mas maganda ho sa katawan yan eh, di ba? Ika nga ho, mas masustansya sa katawan at kalusugan ng mga tao kesa sa mga red meat o yung mga baka. Baka, maka. O kaya, lalo na yung baboy, hindi ho ba? O kaya alam natin ho yan eh. Siyempre, ating mga mamamayan, matatalino yan. Kaya lang, wala ho tayong magawa. Ano yung ulamin natin? Eh siguro kahit kapirasong baboy, pakuluan na natin para lagyan ng maging malasalasa yung ating mga gulay na tambakan mo na lang ng gulay at konting asin-asin, no? Yan, medyo masustansyonal as long as there is vegetables, no? Iwasan na ho natin yung mga baboy na kung saan magbibigay lamang ng sakit sa ating katawan at ang ating kalusugan ay magkakaroon ng problema. Well, madali pong sabihin na yung mga iiwasan natin pagkain, pero lalo ngayon na yan na in one way or the other malaking perbisyong mga gawa niyan, dahil siyempre yung mga kaisdaan natin mas siyempre meron din hong mga bahagi diyan na nanggagaling diyan sa mga probinsya na yan. Paano ngayon kung ganyan na ang nangyari? Maghihintay na naman tayo kailan nila malilinis at kailan totally magiging free o magiging safe ang ating mga yaman dagat kapag ganyan. Oil spill, ang hirap po niyan linisin. No? Kaya pagdasal ho natin na huwag nang kumalat yan at maagad ng ating mga otoridad sa lalong madaling panahon. Dahil alam nyo nga, ito nga, inuulit natin, ang problema natin ay tungkol sa mga pagkain, mapeperwisyo pa yung ating mga pagkain sa ganyang paraan. Samantala, yung ating mga gulay ay nagkakamahalan, ganun din yung mga panggisa, kamatis. Pero ngayon, ang kamatis, medyo mura na. No? Kaya, alam nyo po, vitamin C yan. Kung tayo man ay walang ulam, pagtisan, maganda ho sa katawan yan. No? Anuhin na lang natin na maraming kamatis ang ating lulutuin para masustansya naman, vitamin C. Lagyan na lang natin ng mga panlasa. No? Kasi pag tayo po ay papakinggan natin ang ating panlasa, yung dila natin, eh talagang hindi tayo makakakain ng maayos. No? Pero isipin na ho lang natin na kahit na yung hindi masyadong malasa, basta masustansya. Yun. Kumbaga, mas kagiliwan natin yung mga ganung pagkain kesa pakinggan natin yung panlasa natin na magbibigay naman sa atin ng perwisyo sa ating kalusugan. Yan. So, meron po tayong shout out dito si Miss Faith Derecho. Thank you very much for watching. Hindi na po yata nakapanood yung ating yung mga palagi ang nanonood, baka natutulog na ho sila, akala hindi yata tayo magpo-programa dahil kahapon. Marahil, yun no, nagtawag sa akin yung mga kaibigan ko, Mel, wala kang programa. Kasi nga po, marami tayong inaasikaso. But then, ngayon po na nandito ako sa inyo, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat pa rin, siyempre. Na nandyan po kayo at tatalakayin natin ang lahat ng mga dapat natin talakayin. At pinapaalala ko nga po sa inyo, sabi nga natin ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung siya ay kaupo pa lamang, nanawagan siya sa mga lahat ng sangay ng media na ano po, na makipagtulungan sa gobyerno na ipamahagi sa bawat mamamayan ang mga news na dapat malaman ng ating
mga mamamayan. So ito po ang inyong lungkod, Mel Elizalde. Sa ating pong nakakayanan ay nakikipagtulungan po tayo na ipamahagi sa pamamagitan nating studio ang mga nakakaalap nating balita para lahat po tayo ay nakakaalam at hindi po tayo ignorante. Yan, no? Yan. So ayan po, binabati ko yung ating mga kaibigan nandyan sa malayong lugar ng USA o United States of America. Walang iba kundi si Miss Rita, Rita Lim Lopez from Georgia. Ano, nagbakasyon po siya rito few months ago at nagkita-kita kami, and thank you for the good memories na naiwan niyo po sa amin. Sana muli tayong magkita-kita sa mga darating pampanahon. At syempre, mga kaibigan natin dyan sa San Jose, California, USA, sila Hill Hontiveros at ang kanyang misis na si Cholay Garcia Hontiveros. Ontiveros. Yan. Kumusta kayong lahat dyan? At of course, ang ating kaibigan, si ano, taga ano rin ho yan, taga San Jose, California, walang iba kundi si ano, Misoner Garcia. Yan. Hindi tayo nakakapagbalitan kasi iba ho yung oras ninyo dyan sa oras natin. Pag dyan ay madaling araw, dito naman ay tanghalin tapat. No? Parang gano'n, baligtad. And so, alam nyo naman, pag tanghali na rito, busy na ang inyong lingkod. But then, lagi po kayong nasa aking alaala at hindi mabubura, syempre. Yan po. At don't forget to like us and follow us. And please, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At lagi pong nagpapasalamat ang inyong lingkod na kayo po ay sumusubaybay sa ating mga programa. Thank you very much, and don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.